Pagkapabor sa inyo, okay lang. Pero pagkapabor sa maraming tao, lalong-lalo na dito sa Bangsamoro, na hindi ko naman alam kung ano ba ang lahi ninyo. Kayo ba, eh, Espanyol yata kayo. Ano ba kayo, Senator Dillon? Hindi ko alam. Itong pinukustun nyo yung lahi, itong kung hindi man lang nyo bigyan ng paggalang itong lahi nito ng mga Bangsamoro, na sila ho ang nauna dito. Wala pa ho yung lahi ninyo, Senador. Nandun pa kayo siguro sa ibang... Pareho kayo, malamang pareho tayo ng lahi, Espanyol din kayo. Nandun pa tayo sa Spain, nandito na ho ang Bangsamoro. Senator Dillon, hindi ko po talaga makuha yung puntos ninyo kung bakit kinukontra ninyo ang BTC-BBL. Pangalawa, ang federalismo. 1946 pa po kayo nandyan. Hindi po kayo, ha? Sabihin yung gobyerno na to, 1946. Kayo siguro po mga 1960, kasi matanda na rin po kayo sa gobyerno. Wala pa pong naibigay na kabutihan ang unitary government sa taong bayan, sa mga Pilipino. Kasi po, lalo pong kayo na rin po nagsabi sa mga statistics ninyo, alam niyo po yan, hindi naman po kayo mangmang eh. Alam naman po ninyo, Senador, kung ano yung ating mga nangyaring decline sa Pilipinas. Mayaman po tayo nun. Ngayon po, nag-decline po tayo sa usapin na lang po ng kabuhayan ng tao. Eh masyado na pong mahirap ang tao. Kaya huwag niyo pong ipagyabang na meron kayong nagawa na sa mga tao. Hindi po. Lalo pong naghirap ang mga Pilipino. Ito pong federalismo, kaya po ito isinusulong, Senator, para po mas maintindihan po ninyo, ano, kailangan pong mahati-hati ang kapangyarihan na masyadong nagko-concentrate dito sa Maynila, doon sa Malacañang.